May nilalabag ba na batas yung mga pangingialam naman, yung sinasabi pangingialam ng mga magulang dun sa karelasyon o yung mga bienan? Meron ba silang nilalabag na batas pag ganon? Ah, well, wala naman. As long as, halimbawa, wag lang, baka naman nakakadena na yung anak ng lalaki. Ano na yun? Diba? Human rights abuse na yun. Pero kung andun yung lalaki, pinapakain naman, bukas naman ang pinto, anytime, pwede siyang lumabas. Diba? Yun lang, meron banta siguro dun sa anak na lalaki. Sige, huwag ka sumunod sa akin. O, matuto ka. Diba? Sige, nung ganyan din ang palaki sa amin, Oscar, sabi ng magulang ko sa akin, ha? O, hindi kami makikialam kung sino ang gusto niyong pakasalan. Pero pag nagpakasal ka na, ultimo asin, ikaw ang bibili. Oo. O, yun. Diba? Eh, pero yun nga, ang reality, attorney, is may anak na sila, no? May 1-year-old sila na dapat buhayin. Na dapat buhayin. So, yes. Yung ina, walang pagkukunan ng pondo, syempre, iaasa niya dun sa ama ng anak nila. Itong ama naman ng anak nila, ayaw pagtrabahuhin nung tatay. Mm-hmm. Ngayon, nangako na ang magsusustento, magbibigay pang gatas yung tatay, pero hindi naman daw ginagawa yung salihang ni ano. Ngayon, meron bang pananagutan yung ama just because nag-promise siya na ako na nga magpapagatas dyan, pero ayaw, huwag mong magtrabahuin yung anak ko. Meron ba? Well, meron kung may mga ganun na commitment, kung may mga ganun commitment, binding yun. Diba? Kahit verbal. Kasi under the family code, ang unang may obligasyon na magbigay ng sustento sa isang bata ay yung magulang. Eh paano kung walang kakayahan yung magulang? Batas ang nagsasabi, yung mga lolo at lola. Ayun. So meron silang legal obligation. Kaya kung nagsalita at hindi tinutupad, edi meron siyang dahilan para dali niya sa barangay ang usapin na 'yan. 'Di ba? Ipatawag niya sa barangay yung biyenan niya. Kaya lang ito kasi yung sinasabi natin 'di ba? You may have won the battle but you have lost the war. 'Di ba? Kailangan kasi long term ka mag-isip. O sige, nakuha mo nga 'yan. Sira naman yung relasyon mo na, dinimanda mo yung biyenan mo, sooner or later, di ba, gumanda takbo ng buhay nila, gusto ba niyang balikan tong kabanata na to, nagka-demandaan sila ng biyenan niya, di ba? Yes. So, ang point, Oscar, not because you can do it, you should do it. Oh, correct. Di ba? Hindi porke kaya mo na, gagawin mo, pwede mo i-demanda yung biyenan mo, bakit ang hindi, legally, but is it wise? Matalino bang decision yun? Parang sa akin. Pag-isipan mo maigi. Di ba? And kasi tingnan niya, saan ba nanggagaling yung biyenan? Di ba? Ano ba ang dahilan? Tutol ba sa kanya? Di ba? Ano ba ang dahilan? Ba't siya tinututulan? Mas mayaman ba yung pamilya ng lalaki? Ano ba siya? Wala ba siyang, syempre, wala pa siyang edukasyon? I-solve niya yung problema. Di ba? Address the problem. Kasi sa bottom line, I'm assuming normal naman na mag-isip yung biyenan niya, diba? It's coming from a good place. Na kaya siya tumututol is nakikita niya yung hinaharap ng anak niya at ng apo niya. Kung hindi siya sasagga at tuloy-tuloy lang yan, edi yun na yun, forever. Paano aangat sa buhay kung walang... Ngayon nga, Oscar, diba? Tapos ka na ng college. Graduate ka ng mga mahal na university. Diba? De La Salle University, Ateneo. Mahirap pa rin maghanap ng trabaho. Correct. Graduate na yon, ha? How much more kung wala ka pang tangan-tangan na diploma kapag nag-a-apply ka ng trabaho? Diba? Hindi ka tulad nung araw, diba, Oscar, lalo sa industriya nyo, parang kahit walang tinapos, basta maganda ang timbre ng boses, may itsura, pwede isa lang. Oh. Diba? Noon. Pero noong araw. Noong araw, pwede yun. Oo. Pero ngayon, kung ano na rin hinahanap, no? Kung ano na rin training ang hinahanap sa'yo. Bukod sa... Parang may masteral ka pa eh. Bukod sa basic. Pero yun nga, no, talaga namang sa isang banda, hindi naman talaga natin madidiskwento, no? Yung karapatan.